Mga palaga, sa lahat ng mga Marcos loyalists na totoong nakaranas ng Marcos panahon ni Apo Marcos, ni Madam Imelda Marcos, magsalita kayo, mag-comment kayo dyan. Magsalita daw kayo! Tama ba? Tanungin ko kayo. Na? Na ang isang vlogger na nagpanggap na may taning ang buhay niya para makakuha ng pera sa mga OFW. Nang hut-hut? Ganon? Ganon? Nang hut-hut? Pambira naman yun, Maharlika. So, sabi mo, nang hut-hut yun? Sinabi niyang, mamatay na. Ginagawa ko lang to para sa bayan. Ginagawa ko lang to para sa bayan. Mamuhay ako. Talungan niyo ako magkaroon. Mga ganon? Pambira ka naman, Maharlika. Bibigyan ng access ng babaeng ahas kung sino-sino ang mga nag-apply sa gobyerno, sa pwesto sa gobyerno. Tama ba yun? Hindi ba dapat mga... Hindi, ako ah, sa tingin ko ah, kung ito'y totoo, mali yun. Mali yun. Kung totoo ito sinasabi ni Maharlika, mali yun. Hindi dapat binibigyan ng access ang ibang tao. Nag-apply ng privacy yan eh. Nag-apply siya ng private, tapos biglang bibigyan mo, mali yun. Kung totoo yung sinasabi ni Maharlika, di natin alam. Yun, sa PMS lang yun. Eh, bakit may access? Isang paglabag at paglabag sa... May paglabag sa I believe there's a violation. Privacy of individual presence, ganun. Bakit ipinagyayabang ni Tuning at Taning na yung mga importante? Eh, sobrang yabang naman kasi talaga doon. Sa ganun yun, no? Yun ang pinaka kataas-taasang vlogger na kailangan alayan ng bulaklak at saka hotdog. hindi yung si Katuning, ha? Yung isa lang. Yung isa yun, talagang yun ang pinakakataas-taasang vlogger. Kailangan sinasamba yun, kailangan sinasanto yun, alaya ng bulaklak at saka hotdog yun. Or else, wala kayong visa. Dokumento. Not importante. Documents na supposedly government personnel people lang ang may access. Naku po, bakit binibigay? Bakit? Para what? Para mag-trending na siya ang laging nauuna. Ay, tama ka dun! Tumpak! As in, tumpak yun. Gustong-gusto kasi nung nauuna. Alam mo kasi ganito sikreto sa ano, sa social media. Para lang sa kalaman ng ibang mga hindi ho nakakaano. Marami yung nangyayari dyan. Unahan niya mga vlogger, content. Siyempre, content, napaka-importante. Pag nauna sila, tuwan-tuwa yan. Bakit? Kasi sa kanya una manunood eh. Maraming manunood sa kanya. Pera, ganun yun. Thinking pera lagi, isipin nyo lagi pera. Thinking pera, kailangan lagi nasa isip yan. So, kailangan, gagawin mo lahat ng paraan para makakuha ka, ikaw yung magpasabog ng scoop. Okay? So, yun ang isa yan. Pangalawang style na mga tusong vlogger, ha? Yung mga animal na vlogger, yung mga dugyot, yung mga baboy na vlogger, yung mga binababoy ho ang social media. Ang pangalawang ginagawa niyan, yung kumukuha ng idea sa iba. Oh, yung bago mag-radio show, tatanungin niya muna yung mga kasamahan niya ng mga bagong idea, tapos aangkinin niya na sa kanya yung idea na yun. Ganun na mga style ng mga tusong baboy na vlogger. Pasensya na. Ginujubo. Yan. Na kaya nakuha ni Maharlika yung sinasabing kailangan laging mauna. My God, babaeng ahas! Ay, hindi ko kineri. Mm. Hindi ko kineri na kayo-kayo lang pala ang sisira. Dito sa... administrasyon ni PBBM. Ako po. Balik tayo kay Dilima. Tapos gusto ng mga nasa... Ewan ko ba, kasi babaeng ahas na naman ang may author niyan. Ako po. Baka daw si babaeng ahas ang may utor. May utor daw dito sa pakikipagkasunduan dito kay Dilima. Abangan natin yan kung ano mangyayari kay Dilima. Baka makalaya na yung one time. Hindi natin alam ha, kung makakalaya na yan. Madali lang yan. Kung talagang gugustuhin palayain yan, awak nila DOJ. Madali lang yan. Okay, tingnan natin. Ang pinaparatang nito ni Maharlika, eh baka daw yun na may pakana daw dun. Eh, yung kanyang inaakusa ang babaeng ahas. Iyan mo si Dilima, parang kunyari unit team sa mga dilawan. Naku po. But sa loob, naglilikisan kayo. Naku!
You know what? People, the loyalista at yung taong gising, not even loyal, hindi lang loyalista, yung mga taong para sa Pilipino, yung mga taong para sa bayan, mararamdaman nyo yung nararamdaman ko dahil ang daming Marcos supporters na nagme-message sa akin. Mas nauna akong inilabas ko yung mukha ko. Ang dami daw nagsisupport sa kanya. Hoy! Sige nga, yung mga nagsusupport sa kanya, share nyo nga ito. Tingnan natin. Hindi kasi, alam mo, baka mamaya, ang lumalaban lang dito, si Maharlika. O, eh, yung mga nagsusupport sa kanya, tingnan ko nga kung meron kayong mga lakas ng loob, atapang atao. Tingnan natin! Oh. Kumpara kay Taneng Picon, nakiramdam pa ang hitad. Oh. Gumamit pa lang kung sinong-sinong tao. Oh. Di ba sumipsip sa lahat? Oh. Oh, hindi ako sipsip. Oh. Sinasabi niya, nauna daw siya sa lahat. Oh, ha? Siya daw yung una naglabas ng mukha niya. Eh, ito daw si Taneng Pinoy. Eh, ewan ko kung sino yung tinatawag niya din. Si Taneng Picon. Eh, kesyo daw ano, ayaw una lumabas nung una, tinatansya pa. Ibig sabihin, wala naman talaga hong prinsipyo sa buhay. Oh, at tapos, sumipsip ng gamit. Ako, alam ko yan. Maharlika, alam ko yan. Meron akong kilalang yung sinipsipan niya ng todo. Yung talagang sinamahan niya pa kumain ng itlog sa Malate. Tandaan niyo yun. Oh, tapos, eventually, ilalaglag niya. Oh, ako, kikik. Alam mo, Maharlika, ito ha, bigyan lang kita ng halimbawa ha. Ito, hindi ko lang nilalabas to, pero marami kong alam dito, kasi syempre, kilala natin yung iba dito, na ginawa nitong mahilig manlaglag. Mahilig manggamit. Ha. Ito, sino ba yung mga kanyang ginagamit? O, ito. Ang mga ginamit niya, unahin ko ha, ang mga hit list niya, sabi nga, niya, sabi nung ano ha, si Franco Mabanta. Oh, si Mocha, si Jeffrey Tupas, oh, yung ano, si Sas, si Mike Abe, at ang huli, syempre, aside from Maharlika, ay si Attorney Trixie. Oh. Diba? Ganyan na tumarget at manggamit di umano daw, ha? Eh, itong ilang mga vlogger, ha? Para makasipsip. I am supporter for the truth. Diba? Ayan, tumalo na yan. Nagkayetano, nagpangulong Duterte, nagyakap kung kani-kanino, kung saan mamamantikaan ang kanyang nga bells. Kung saan, oh, ito, si babaeng ahas, nagbigay ng pabahay. Nagbigay ng sasakyan. Ay, grabe ah! Oh, ano sasabihin? Ingit ako? Ba't ako may ingit kung gano'n? My God! Bakit? Dahil na-witness ba ni Taneng Picon? Grabe ah, nagbigay ano? Ng bahay, nagbigay ng kotse. May bala ba siya sa babaeng ahas? Oh, grabe naman yan ah, grabe yan ah. Nakapag nalaman, sumabog sa buong Pilipinas, boom. Sandali. Sino ba'y tinutukoy mong yan? Yan ba'y dating nakatira lang sa lumang kondo? Tapos ngayon may swimming pool na? Yung dating kotse niya, maliit lang, tapos biglang lumaki na, may CR pa sa loob? Pambira ka naman, Maharlika. Wala ka naman proof eh. Wala ka naman ebidensya. Napaka-obvious lang. Huwag kang gaganyan paparatang ka nang wala ka ebidensya. Ha? Yun ba yun? Ganun ba yun? Nakita ba niya na witness siya ang mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa? May bala ba siya? Parang ganun lang yun eh. Parang alam mo yung mga sindikato, ganito oh. Lang yun eh. Pag wala ng silbi ang isang tao, boom, 'di ba ganon? Oh. Nakita, 'di ba ganon yung mga napapanood natin? Nakita ni Matindi tong paratang na ito, ha. Matindi to. Sinasabi niya na may alam daw itong vlogger na ito dito sa ahas. Kaya itong ahas binibigyan ng pabor kasi naku. Ano, pakinggan niyo pa. Na may ginagawa si babaeng ahas na hindi kaaya-aya. O, bala niya yon. O, ibig sabihin, meron daw ha, sabi ni Maharlika, na nakita itong si vlogger dito sa babaeng ahas na ginagawa na maaaring gamiting bala nitong vlogger against, o pwedeng ipang-blackmail niya against dito sa babaeng ahas. Ano kaya yun? Comment nyo nga dyan kung ano yun. Oh, si babaeng ahas, ganun din, ginamit niya. O, ginamit kita, bigyan kita ng mga papel na ganyan. Dudukutin ko yan para pasal, ano yun man, sirain mo si Rodriguez. Dudukutin? Pambihirang buhay, Eri.
Kung sino man, si Trixie Angeles o kung sino man, mga ganun. So palitan daw sila, blackmailan lang. Kasi sabi nito ni Marika, may alam daw ito si vlogger na ginagawang hindi tama itong si babaeng ahas. At kaya daw itong babaeng ahas hindi makapalag dito sa vlogger. Kasi alam niya yung baho nitong babaeng ahas. Wala kang pruweba dyan. Mahirap yan. Ako po, patay tayo dyan. Patunayan mo yung Marlika, huwag kang puro daldal, ha? Oh. Tapos itong babaeng ahas daw, para hindi magalit itong si vlogger, eh nagli-leak daw siya ng mga dokumento. Ang lalim ng paratang mo. Alam mo, ha? Mabigat tong paratang ni Maharlika na ito. This is confidential documents inside Malacanang, nililik dahil lang sa merong alam na baho itong si vlogger di umano. Naku, Maharlika, matinding paratang yan. Kailangan mong patunayan yan. Hindi pa pwedeng gayaan-gayaan. Di ba? Oh, tapos pag wala ng silbi, eh pag mag-oonsehan na yan. Naku po, mag-oonsehan na yan, patay tayo dyan. Magaling sa onsehan yan, si vlogger. Oh. Maniwala ka sa akin, magaling yung mag-oonsehan. Yung yayaka po na, tapos sa bandang dulo, bababuyin na. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Sinasabi ko ng mga taga Malacanang, ingat-ingat kayo sa mga pag kayo na-onse. Akala nyo, powerful kayo. Naku, pag na-onse kayo sa Sokmed. Eh, ang dami pa namang utu-utong followers niyan. Yung utu-utong followers niyan, na dating Duterte supporter, ngayon, vlogger supporter na. Ah! Yung dating Duterte supporter, ha? Ngayon, ano na sila? Vlogger supporter na sila. Wala na silang pakialam sa iba kung hindi yung kung ano yung sabihin ng vlogger, tama na sa kanila. Bigyan lang sila ng mathematical figures, yung mga mathematical quotation, tapos na usapan. Pasabihin nila matalino na, ganun. Eh, bobo yung mga yan, eh. Doon kayo pupunta kasi yung puso nyo hindi para sa bayan. Naku po, patay tayo dyan, di doon sa bayan. Yun yung nakikita ko dyan, Palanga, at nakipaglaban tayo para sa pagbangon muli. Kasi may nakakatawa, may nagko-comment si Marlika, dilawan, really? Dilawan, oh. But again, you know, ayoko nang ano-ano. Oh, diba? At least na ano, I told you so, nakakarma din kayo. Kasi kayo, mahilig kayo mag-iima. Porket kami na mga hindi pabor sa lahat ng ginagawa ni Marcos. Kami, pag tamang ginawa ni Marcos, pinapalakpakan namin. Pag mali, binabanata namin. Ano tawag nyo sa amin? Dilawan. O, dinakarma kayo ngayon. O. Kayo ring mga Marcos loyalist, tinawag ng Marcos loyalist na dilawan. Ang saya, di ba? O. O, di ba? I told you so. Ganyan lang ang buhay. Ang mundo bilog. Dati, kami ang tinatawag na dilawan. Kami dahil nagki-criticize kami. Oh. Tapos ngayon, kayo na ngayon ang dilawan. Oh, karma-karma lang yan. Ganyan talaga buhay. Ano yan, masyadong ibigyan ng pansin. Pero ang ibig ko lang sabihin, mga Palanga, sa mga nakakilala sa akin, umasa ako eh. Na ang PBBM administration ay magdadala ng tunay na unity sa bayan natin. It's okay to unite the dilaw and the lahat kasi, you know, para sa Pilipino. Pero paano mo sasabihin na nag-unite kayo? Eh, lahat ng mga taong tumutulong sa inyo na appoint dyan, ginagawa nyo ng eksena ng babaeng ahas kasi dapat siya masunod. Nililingkis ninyo. Naku po, patay tayo. Nasa na unity team? Ano to? BS ang unit team. Naku po, BS! Hindi na sa akin ang galing yan. Sa dilawan yun yung vlogger. BS daw ang unit team. Paano na? Hindi na sa akin ang galing yan, ha? Huwag kayo magagalit. Hindi na sa akin ang galing yan. Sa vlogger nyo na yan, ha? Vlogger nyo na. Okay? Kapwa nyo na. Kapwa nyo ng pulahan. Kapwa nyo ng loyalista. Ang nagsasabing BS ang unity nyo. Kadiri kayo. Noon, alam yan ng mga tao sa likod niya. You know what? Nakakatawa. Marami pong, alam mo, maraming nag-reach out sa akin. Na? Na ako mismo nasa Malacanang. Iba ka nakikiusap pa eh. Dami. Na dahan-dahan. Dahan-dahan kasi malupit ang kalaban mo. Yako, dahan-dahan daw, ha? Bakit ba matatakot? Di
ba yun? Oh, hindi ka pala matatakot eh. Bakit di mo nabanggitin? Yan ang mahirap, Madam Maharlika eh. Hindi ka nga natatakot, pero ayaw mo naman pangalanan. Ano tawag mo doon? Tatakot? Ganun lang kasimple yun. Di ka naman madedemanda. Nasa Amerika ka naman. Sigurado ako, hindi ka mapapauwi dito. Oh, andyan ang lahat ng pamilya mo. Ah, bakit di mo mabanggit? Hindi mo kayang panindigan? Hindi mo kayang tayuan? Yung sinasabi mong babaeng ahas? Hindi, di ba? Sasabihin mo, hindi ka natatakot, pero ayaw mo banggitin. Laka pala eh.